Blitter Victoria Lopez, do you take this woman to be your wife? To love together in holy? To love her, to honor her, to comfort her, and to keep her in sickness and in health, forsaking all others, for as long as you both shall live? Napakuyom ng kamao si Blitter. Totoong nanunumpa na sila para sa kasal na hindi naman niya gusto, ngunit kailangan. Nilunok niya ang sariling laway bago tumingin sa mga magulang. His mother widely smiled at him, while his father ay wala man lang reaksyon, or should he say, na para bang hindi ito sang-ayon. He maybe feel a guilt and blame himself, kahit hindi naman dapat. Ay, napapikit si Blitter at inalala ang mukha ni Bella habang nakangiti ito. Sa ganong paraan na lamang niya kukumbinsihin ang sarili na maikasal, ang isipin na kay Bella siya ikakasal. I do. Liana Faustino, do you take this man to be your husband? Yes, I do, father. Hindi na nito pinatapos pa ang sasabihin ng pare. Narinig niya pa ang tawa ng kanyang mommy. Kahit na ang pare ay halatang nagulat at nakaramdam ng hindi magandang pagtrato. Ang ipinagtataka niya lang ay bakit wala kahit isang kamag-anak lamang ang dumalo para kay Liana. He understand that her parents is died years ago, pero wala man lang ba itong kaibigan? Napaubo ang pare. Repeat after me, sambit nito. Take you to be my spouse, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Hindi na maintindihan pa ni Blitter ang mga sumunod na sinasabi ng pare. Sumasabay na lamang ang kanyang bibig. Kung minsan ay hindi, dahil sarado ang kanyang puso at isip. Napansin naman niya na pare, kaya naman sinanyasan na lamang ng mami niya na ipagpatuloy ang ceremony. Hindi naman kasi ganitong klase ng kasal ang gusto niyang mangyari, lalong-lalo na hindi sa babaeng katabi niya ngayon. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Sa huling sinabi ng pare ay mabilis siyang lumayo sa babaeng katabi niya. Nagulat pa ito at tila naguguluhan sa reaksyon niya. Hindi niya hahayaan na muling maglapat pa ang mga labi nila. I'm sorry, kasal na tayo. Tinanggap ko ng kasal. Sa harap ng Diyos at sa papel, alis na ako. Naglakad na siya papalabas ng simbahan. But wait, Blitter! Sigaw ng babae at halatang galit ito. But who cares? The wedding is done after all. At isa pa, napansin niya na ang lahat ng ito ay kagustuhan talaga ng babae. At hindi siya natatakot kung umatras man ito dahil tila ba ito talaga ang may pakana ng lahat. He will run far away para makalimutan kahit papano ang nangyaring kasalan na ito. Matthew will handle these things for now. Ito na lamang ang hiniling niya sa kaibigan. Ito rin ang iniwan niya para kahit papano ay umalalay sa daddy niya habang wala pa siya. Saan siya pupunta? He also didn't know. Basta malayo sa syudad, malayo sa nakaraan, malayo sa pamilya niya. Mag-iingat ka. Sambit ni Matthew at inabot sa kanyang susi ng kotse. I will. Thanks for everything. Wala yun, ako nang bahala dito. Tila ba makahulugan ang katagang binitawan ni Matthew? Ngunit hindi niya na yon pinansin pa nang makita si Liana na papalabas na rin ang simbahan. He hoped that this is all a dream. A bad dream. After 3 years. Mabilis na bumaba si Blitter sa kanyang sasakyan na Big Bike Motorcycle. Nakasuot ito ng black shirt, black leather jacket, black jeans, and black shoes habang umunguya ito ng bubble gum. Sandali muna siyang tumingin sa harap ng mansyon ng mga magulang at barabarang idinura ang bubble gum na nanggaling sa kanyang bibig. Napangisi ito at nakapamulsang pumasok sa gate. Hindi pa man siya nakakarating sa loob ay dinignan niya ang tugtugan. Pati na rin ang ingay ng ilang guest. Today is his parents' anniversary. At wala siyang pakialam kung hindi man naaayon ang suot niya sa okasyon ngayon. Pinapasok naman kaagad siya ng guard lalo pa nung makilala siya nito. It seems nothing changed in this mansion. Ganito pa rin ito nung huling beses na nakita niya ito. Napalitan lamang ng kulay and that's it. After his wedding, nagpakalayo-layo siya at bumalik lamang nung magkaroon na siya ng lakas ng loob na harapin lahat. Pero hindi pala ganun kadali. Nangapa siya, nawawala, and sometimes, hindi niya makilala ang sarili niya. He gave up everything to change. The reason why is the people around him. Baby, I thought you're not coming. Salubong sa kanya ni Liana, his smirk. This woman make him feel sick.
Hindi niya nga alam kung bakit patuloy pa rin itong nakikisama sa kanya. Ngayong hindi naman niya ito tinatrato ng tama. Inaamin niya, sinusubukan niyang palayuin ang babaeng ito sa kanya. Ngunit para bang isa itong linta na kahit anong gawin niya, nahihirapan siyang alisin ito. Akmang hahalik ito sa kanya, ngunit kaagad niya itong tinabig. Pinagtinginan siya ng mga tao at ilan ay nagbulungan pa. But who cares? Dumiretso siya sa isang lamesa na napupuno ng mga prutas at hindi man lang nagdalawang isip na kumuha doon, gamit lamang ang mga daliri niya. Seems all the visitors is shocked to what he's done. Ang aarte, sa hukay din naman mapapapunta. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanyang babae. It's like a war. He's not a good blitter anymore. Lahat nakakaalam na ikinakama niya ang mga babae. Wala siyang pakialam kung may masabi man sa kanyang ibang tao. After all, the world deserves a person like him. Hindi kasi patas, kailangan gumante. Yun ang nasa isip niya. Mabilis na pumulupot sa kanyang babae at kaagad na hinalikan niya ito. Kinuha naman ng mami niya ang atensyon ng lahat ng magsalita ito sa mikropono. Napatigil siya sa kanyang ginagawa at kaagad na tinapunan ang tingin ng mami niya. He knows that his mom hates scandalous. That's why kabado ito ngayon sa harap ng mga tao. Hindi pa rin nagbabago. Parang hindi tumatanda. Parang walang ginawang kasamaan. Napakagaling magpanggap. Ito ang tunay na nakapagbababago sa kanya. Nung namatay ang daddy niya, wala siyang nagawa para rito. Inubos niya yung oras niya sa walang kwentang bagay habang ang daddy niya ay naghihirap sa sakit. And his mom, his great pretender mother, is like nothing to her. Ni hindi man lang ito nagluksa o umiyak para man lang kahit papano, ay makita niyang nasasaktan ito. At ngayon naghanda pa ito para sa wedding anniversary nila. How sweet, right? Or it's another kalokohan para sa plano niya. Hindi na siya magpapauto, hindi na siya susunod. Kung may version man ng good people, ay baka siya pa ang bad version. The old has gone, the new has come, in bad way. Hindi na niya pinakinggan pa ang mami niya at kumuha na lamang siya ng isang boteng wine. At saka yun tinungga. Narinig niya pa ang pagsinghap ng ilang bisita bago siya umalis at inakyat sa kwarto ang babaeng sumama sa kanya. Susubukan niya ulit maging masaya sa kama. Sa side ni Liana. Napakuyum ako ng kamaon ng basta na lamang akong tabigin ni Blitter. It's right, of course. Hindi naman ganitong klaseng buhay ang inaasahan kong mangyayari after namin ikasal. Akala ko makakalimutan niya na si Bella but I was wrong. Pagod na ako, napapagod na ako. Naghintay ako na even do such a very bad thing and decision. Tapos sa ganito lang din pala ako babagsak. It's 3 years. Umuwi siya para bugbugin ako, para pasakitan ako, para ipamukha sa akin na kagustuhan ko naman daw ang maikasal sa kanya. Totoo naman ang lahat ng yun pero hindi ko inaasahan na magbabago siya. At sa paglipas ng taon, nararamdaman kong pagsisisi. I'm a doom. Ilang beses kong sinubukan na sumuko at umamin sa ginawa ko pero takot ang namamayani sa akin. At sa tuwing gusto kong umamin, sumasakto lamang nalasing si Blitter at may kasama itong babae. Ikinakama niya rin ang iba't ibang babae na inuuwi niya sa bahay. At sa mismong kwarto pa namin nila gagawin ang kababuyan. At kung minsan, 2 o 3 pa ang kasama nitong babae. Hindi na siya yung lalaking nakilala ko. Hindi na siya yung Blitter na pinangarap ko noong pakasalan at makasama. At sinisisi ko lahat ng yun sa sarili ko. Ako lang naman kasi talaga sana. Sana hinayaan ko na lang siyang maging masaya sa piling ni Bella at ng mga anak nila. I even killed. Hindi ko maintindihan kung bakit mas pinangunahan ako ng galit sa puso ko nung mga panahon na yon. Napalitan ko ang itsura ko pero hindi ko naman napalitan si Bella sa puso niya. Unti-unti ko nang nare-realize na hindi pala talaga pwedeng pilitin ang isang tao na mahalin ka. At bakit kung kailan tapos na ang lahat? Saka ako palang na-realize ng mali at kasamaan ko. Hey, what happened? Nandito na siya? When I heard a familiar voice, ay mabilis kong pinunasan ang luhang tumulo sa aking pisngi. It's Matthew, my childhood best friend. Pero hindi niya alam, wala rin siyang alam. Gusto kong sabihin, gusto kong magpakilala pero lagi akong tinatakot at pinagbabantaan ni tita ang buhay ko dahil alam nito ang lahat ng kasamaan na ginawa ko, nakasama siya. Oh, you're here din. Si Blitter ba? Oh, nasa loob. Nakangiti kong tugon na parang walang nangyari. Maglalakad na sana ako papasok ng hawakan niya ang braso ko. Lalo tuloy ako naiiyak. Pakiramdam ko, siya na lang yung taong pwede kong mahingahan ngayon. But I'm not sure. Maybe nakakahalata na siya kung sino ako.
But the good thing is never niya akong nilaglag o pinabayaan. What a kind of friendship he treasure, right? Get off me! Mamaya ko ano pang isipin ng ibang tao. Mataray kong tugon. Pero kabaliktaran yun na nasa isip ko. Gusto kong yakapin niya ako. Patahanin niya ako. Gusto kong mag-open. Gusto ko nang makalaya. Hindi na ako masaya. Araw-araw na lang ako na parabang binabangungot ang nakaraan sa mga maling ginawa ko. Binitawa naman ako ni Matthew. I know you're not okay. He changed a lot. Na kahit kami mga kaibigan niya, hindi na namin siya makilala. And I want you to know. Look, humarap akong muli kay Matthew at tiningnan ito sa mga mata. I don't care sa kung ano man ang sasabihin mo. Ayoko ng away, ayoko ng gulo. You have two options. Mag-enjoy ka sa party o uwi ka sa fiancé mo. Yes, Matthew is engaged with the name Kiara. Alam kong mahal niya ito at nakikita ko na masaya siya rito. Ayoko nang manira pa ulit ng pamilya o relasyon. Tama na ang ginawa ko noon. I didn't mean to. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Matthew at madali na lamang akong pumasok sa loob. Sa side ni Kiara. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Adriel. Stop crying na. Hindi ko rin naman kasi maintindihan ang gusto mong iparating. Right. No one knows. Kanina, patulog na sana kami ni Matthew nang makatanggap to ng tawag. I know kung sino to. Isa yun sa mga tauhan niya at alam ko rin na pinababantayan niya si Liana. Yes, Blitter's wife. Love, I need to go to in the headquarters. It's urgent. Paalam pa nito sa akin. I smiled. Okay, take care. Yun na lamang ang kaya kong sabihin kasi hindi ko naman ito makumpronta. Natatakot ako na malaman ang katotohanan. Natatakot ako na tama yung hinala ko. Pero ang sakit-sakit, yung makita ko yung lalaking mahal na mahal ko ay mas priority pa ang babaeng pagmamayari na ng ibang tao. Pagod na ako, Adriel. Ayoko na, gusto ko nang umalis. Ha? What do you mean? Is this a prank? Hey, Kiara, this is not a good joke. Gabi na, oh, sinasabi ko sa'yo. Tiningnan ko ito sa mga mata nito. Hindi naman ako nagbibiro. Gusto ko na lang na maglaho, magpakalayo-layo, hanggat hindi ko pa nalalaman ng totoo kung mahal pa ba ako ni Matthew o hindi na. We've been together for 3 years as a couple. Walang nagbago sa pagkakaibigan pero para bang mas nasanay ito na kaibigan ang turing sa akin. Kaya minsan insensitive ito. I think Matthew is having an affair with another woman. Napasinghap si Adriel at napatakip sa kanyang bibig. Lalong nagsunod-sunod ang luha sa aking mga mata. Ngayon ko nararamdaman yung sakit sa isipin na kasama siya ng iba ngayon. Kasama ni Liana na hindi naman namin lubos na kilala. Teka, are you sure? Tumango ako. He's not at home right now. Palagi siyang wala. Lalo na kapag kailangan ko siya. Hindi ko na alam. Nasasaktan na ako. Mabilis akong niyakap ni Adriel at hinimas ang likod ko. Ramdam ko pa ang paghagod nito sa likod ko upang pahupain ang sakit na nararamdaman ko. Pero parabang lalo lamang na nagdulot yun ng sakit at the same time, I feel relieved dahil sa wakas, may napagsasabihan na ako. Loko talaga magkakaibigan na yun eh. Galit na sabi nito. She's talking also about Paolo. May isasabihin pa ako. What is it? Tell me everything. I will gladly to help you. I'm pregnant at hindi niya alam. Sa side ni Blitter. I'm drunk. Kalalabas ko lamang sa bar kung saan ako inaya ng babaeng nakatalik ko noon sa wedding anniversary nila mami. It's far away in Manila and now I'm done for good. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. I have no time for things here. Hindi ko na nagawa pang magpaalam dun sa babae because seeing her with another man is just our doings. And who cares? Kinuha ko na ang susi sa bulsa ko at saka sumakay sa big bike motorcycle ko. Hindi na ako gumagamit ng kotse kasi ako na lang naman mag-isang sumasakay. And I'm not the CEO anymore. Habang nasa biyahe, nasa high speed ako ng pagpapatakbo ng motor ko. Nagulat na lamang ako nang may kotse ang tumapat sa akin at kaagad na nagbukas ito ng bintana. Iba ang pakiramdam ko ng mga oras na yun, kaya nakaantabay ako sa sumunod na mangyayari. Nginitian lamang ako ng lalaki at ang sumunod ang hindi ko inaasahan. Naglabas ito ng armas at itinutok sa akin. Mabilis kong iniliko ang motor ko kahit alanganin. Hindi ko na napigilan ang pagkawala ng balanse kaya tumilapon ako. Ganon din ang motorcycle ko. Nakaramdam ako ng hapdi sa braso at binti. Good thing is may helmet ako. Mabilis akong tumayo sa kanapa mura. Like, who will do that to me?
Mabilis akong tumakbo patungo sa motor ko upang kunin ang armas ko. Ngunit wala na ito doon. Nagtungo muna ako sa gilid ng kalsada patungo sa mapunong lugar. Nakarinig ako ng ilang beses na putok ng armas, kaya naman tuloy-tuloy din ang pagtakbo ko. Mukhang hindi ako titigilan ng mga yun hanggat hindi ako napapatay. "Takbo, Lopez! Takbo!" Sigaw ng isang lalaki habang tumatawa ito. His voice sounds familiar, pero hindi ko matandaan kung sino to o kung saan ko narinig ang boses nito. Huminto ako at nagtago sa isang puno. Mula sa liwanag ng buwan ay nakita ko ang anino ng lalaki habang hawak nito ang armas. Mabilis kong sinipa yun at umilapon ang armas dahil sa gulat niya. Sinundan ko yun ng mabilis na suntok at tinamaan ito, ngunit kaagad na nakabawi nang sipain niya ako sa sikmura, kaya napaupo ako. "Mahina ka, talagang loko ka." Sambit nito at dumura ito ng dugo na nagmula sa labi niya na sinuntok ko. Tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Napailing ako, hindi ko siya kilala. Hindi pa kami nakikita noon, kaya paano kilala niya ako? At isa pa, ano ang atraso ko sa taong to? Kung hindi lang dumating ang mga kaibigan mo noon, hindi ka na makakalabas ang buhay sa bar ng gabi na yon. Nagbalik tanaw ako, tiningnan ko ng maigi ang pagmumukha nito. And I remember, this is the guy who beat me up at the bar when someone kissed me and accidentally pushed that girl. "Who are you again?" Mapangasar kong tanong. Inapakan nito ang binti ko, kaya napahiyaw ako sa sakit. "Ako si Eros. Yung binugbog at tinutukan ng armas na kaibigan mo? O ngayon, nasaan na sila? Nasaan na ang mga superhero mo?" Tumawa ito ng malakas na parabang baliw. I bet he's on drugs. Wala ito sa sarili, lalo na't panay ang singhot nito. Napailing tuloy ako. Naalala ko na ang armas ko ay nasa big bike ko, ngunit wala ito doon. Maybe sila ang may gawa, kaya wala ito doon. Palihim akong kumuha ng bato nang mapansin ko na hinahanap nitong tumalsik na armas. Nung nakita na nito ay mabilis nitong pinulot at sinabayan ko ito ng bato sa kanyang ulo. At narinig ko na napahiyaw at napamura ito. Mabilis akong tumakbo upang makalayo mula sa kanya. Nakarinig ako ng putok, kasunod nun ay ang hapdi na naramdaman ko sa binti ko. Nawalan ako ng balanse, kaya tuloy-tuloy ang paghulong ko pababa ng kagubatan. Naramdaman ko ang bawat pagtalbog at pagtama ng katawan ko sa malalaking tipak ng bato. Hanggang sa bumagsak sa ilog at saktong tumama ang ulo ko sa bato. Good thing hindi ako nawala ng malay. Ngunit patuloy ang pag-agos ng dugo sa aking ulo, pati paningin ko ay natatakpan na. Muli ay sunod-sunod ulit ang putok ang narinig ko, kaya madali akong lumangoy at napatangay sa agos. Hanggang sa unti-unti kong nararamdaman ang panlalabo ng paningin ko. Ipamamatay na ako ngayon. At least, not in a suicide way. Matagal ko nang ginustong mawala, kaya hindi ko lalabanan ang tadhana ngayon. I remember Bella's face. Bahagi akong napangiti. She's beautiful as always mula sa aking alaala, at tuluyan na akong nawala ng malay. Blitter Victoria Lopez, nawawala. Ilang araw nang pinaghahanap ng mga pulisya ang bilyonaryo. Matapos i-report ng mga kaibigan nito ang pagkawala nito, wala man lang bakas o katibayan kung saan at kailan nito lubos na nawala. Tinitingnan ng mga pulisya ang posibleng dahilan ng pagkawala nito, at naglatag na rin ng mga posibilidad na suspect sa pagkawala ni... Hindi na pinatapos pa ni Matthew ang sinasabi ng news anchor sa balita, at kaagad na lamang pinatay yon. Inis na binato nito ang remote control at saka napasabunot sa kanyang buhok. Kaagad na naalarma sina Mike at Paolo. "I can't even locate his location through his phone. Saan ba nagpuntan lokong yun?" Sambit ni Matthew. "Wala nakakaalam sa atin, nilalayuan niya tayo, and now we didn't know kung anong nangyari sa kanya." Sambit ni Mike. "Nagbago siya at hindi natin siya masisisi dahil sa mga nangyari sa kanya." Sambit naman ni Paolo. Napatiimbagang si Matthew. Hindi basta umaalis si Blitter. Yun ang nasa isip niya dahil kilala niya ito. Kahit ganun ang nangyari sa nakaraan nito, kailanman ay hindi ito naglihim sa kanya. Kung maglihim man, nalalaman niya rin dahil naglagay siya ng tracking device sa cellphone nito to make sure he's safe. "Why we didn't ask or check the CCTV? Kung saan ito huling nagtungo at kung sino ang huli nitong kasama?" Sabi ni Mike. Mabilis na naalarma si Matthew at kaagad na humarap sa kanyang computer. He hacked all the CCTV na pwedeng daanan ni Blitter simula nung magtungo ito sa mansion ng mga magulang. Sigurado siyang ito ang huling pinuntahan ni Blitter bago ito mawala. Naningkit ang mga mata ni Matthew
nang makita ang nakangkas na babae sa big bike motorcycle nito. Sinum niyang maigi yun, ngunit ang babae ay hindi pamilyar sa kanya. Hinanap niya pa ang ilang footage na maaaring daanan ng mga ito at huminto ito sa isang hotel ng BGC. Patuloy lamang na nanonood ang magkakaibigan at tutok sa mga nangyayari. Kinalaunan ay bumaba ang babae at pumasok sa hotel, ngunit nanatiling nasa labas lamang si Blitier. Maya-maya pa muling dumating ang babae at tila may kinuha lamang ito. Inihinto ni Matthew ang footage sa mismong mukha ng babae at saka yun pinrin. Tiningnan nito ang pangalan ng hotel. Good thing ang hotel na ito ay partnership ng mga saludaryo. Star Hotel. Yun lamang ang sinabi niya at kaagad na naintindihan nila Mike. Mabilis na kinuha ni Matthew ang susi ng kotse at mabilis na sumunod ang dalawa. Naging madali lang naman mahanap ang room number ng babae dahil kilala ni Mike ang mga staff. Tinungo kaagad nila ang unit nito at nag-doorbell ngunit walang nagbubukas. Sa galit ni Matthew, binaril niya ang automatic swipe door nito. Gulat na nagkatingin na ng dalawa ngunit napakibit balikat na lamang siya. Pumasok si Matthew at kaagad na hinanap ang babae ngunit wala ito doon. Nang palabas na sila, may nakasalubong silang babae na may dalang supot ng grocery. Patungo ito sa direksyon nila ngunit kaagad na napahinto at natatakot na tiningnan sila. Tatakbo na sana ito nang itutok sa kanya ni Matthew ang armas. Who are you? Where are you going? Matigas na tanong ni Matthew. Aha, in my unit, sir. Tiningnan ng maigi ni Matthew ang mukha ng babae ngunit hindi ito ang hinahanap nila. Pero may kutob siya na kilala niya ito. Do you know this girl? Ipinakita niya ang nakaprint na babae. Napakunot ito ng noo at para bang nagdadalawang isip. Why, may utang ba siya sa inyo? Ako na lang ang magbaba... I said, do you know this girl? Sigaw ni Matthew at muling ikinasa ang hawak na armas at tinutok muli sa babae. Napapikit at nanginig ang babae dahil sa takot. Calm down, Matthew, sabi ni Paolo. Look, miss, hindi naman ikaw ang hinahanap namin, but our friend is missing. And that girl is the one we need. Para lang tanungin siya kung nasa na kaibigan namin. Sambit naman ni Mike at dahan-dahang hinawakan ng babae sa balikat. Ah, I know her. She's Tana. She's my friend. And where is she? Sigaw muli ni Matthew. In the Sweet Tea Cafe. She's working there right now. But I assure you na wala siyang... Hindi na siya pinakinggan pa ng tatlo at mabilis na umalis sa mga ito at sumakay sa elevator. Alam ni Mike at Paolo na masyado nang mainit si Matthew at galit ito. Sa kanilang tatlo, ito ang lubos na naapektuhan ngayon at tila papatay na ito ng tao sa mga tingin pa lamang nito. Nang makarating sila sa pinapasukan nito, ay nakangiti pa silang sinalubong ng isang staff, ngunit hindi naman sila narito para umorder. Nandito sila para kay Tana, ang huling babaeng kasama ni Blitier. Where's Tana? Yun kaagad ang bungad ni Matthew sa counter. Natigilan pang babaeng naroon at nagpasalit-salit ng tingin sa kanilang tatlo. Naubusan na ng pasensya si Matthew. Kanina pa siya paulit-ulit ang pagtatanong. Para bang gusto niya nang barilin ang bawat taong hindi kaagad makakasagot ng tanong niya. He's like out of time. Hindi ko na uulitin. Ikinasa muli ni Matthew ang hawak na armas at inilapag sa harap ng babae. Nanlaki ang mga mata ng babae sa counter at tila ba maiihi ito sa kaba. She's in the kitchen. Mabilis na tugon nito. Mabilis na pumasok si Mike at Paolo sa loob kahit pa pinipigilan ito ng ilang staff habang si Matthew ay naiwan sa labas upang magbantay. She's not here, sambit ni Mike. Napatingin naman ang babae sa entrance kaya napakunot ang noon ni Matthew at mabilis na humarap doon. Nakita niya ang isang babae na dahan-dahan pumupuslit palabas. Mabilis na kinuha ni Matthew ang armas at tinutok dito. Nagulat ang lahat ng naroon at sabay-sabay na napayuko. Do you wanna die right here? Right now, Tana? Tanong ni Matthew. Napatayo si Tana ng diretso at kaagad na napapikit ng mariin. She's in trouble. Nakaramdam siya ng takot. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humarap o tumalikod na lamang. Kitang-kita niya sa salamin kung paano diretsyong nakatutok sa ulo niya ang armas. Get her! Utos ni Matthew sa dalawa. Napakibit balikat na lamang ang mga ito at hinawakan si Tana sa kasapilitang inilabas sa kafe. Bitawan niyo ako! Sabi nito, parang walang narinig sila Mike at ipinasok ito sa loob ng kotse. Hey Tana, if you didn't shut up your mouth, that our friend, Matthew will surely kill you. Hindi kita tinatakot, binabalaan lang kita. Sambit ni Paolo.
Natahimik naman si Tana at nakasalubong ang kilay na tinitigan ng tatlo. Ano bang kailangan nyo? Tanong ni Tana. Not here, sagot ni Matthew. Nang pumasok si Matthew ay nilagyan niya ng tape ang bibig ni Tana upang hindi ito magingay. Habang nasa biyahe sila patungo sa headquarter. Wala pang 13 minuto nang makarating sila dito. Pilit na kinakaladkad ni Matthew si Tana at ipinasok si isang kwarto. Kumuha naman si Mike ng 3 beer at inabot kay Matthew at Paul ang 2. Pinaupo nila si Tana. Uminom si Matthew ng beer at walang pakundangang tinanggal nito ang tape sa bibig ni Tana. Ouch! Inis na sabi ng babae. Napatango lang si Matthew at umupo sa isang upo ang nakaharap nito. Makakalabas ka lang dito kapag nasagot mo ng tanong namin. Ano pa to? Question and answer? Matapobrang tugon nito kay Matthew. Speak bad words again. At bubusalan ko ang bibig mo. Pero gamit ang bala. Mabilis na natahimik si Tana. Ayaw niya pang mamatay. Marami pa siyang plano at pangarap. Where's Blitter? Napataas ang kaliwang kilay ni Tana. Who's Blitter? We're not playing here, Tana girl. Sambit naman ni Paolo. Isang tanong na lang kapag hindi ko nagustuhan ng sagot mong to. Ito na ang huling hininga mo. Hindi ako magdadalawang isip na patahin ka at ipakain ang katawan mo sa mga alagang buhay ko. I don't know, okay? Inutusan lang ako pero hindi ko sila kilala. They called me and sent the payment through my bank account. Ang sabi nila kailangan ko lang dalhin si Blitter sa isang bar. At yun lang. Hindi ko na alam ang nangyari. Maniwala kayo, kailangan ko lang ng pera kaya sumunod ako. Hindi ko naman inaakala na mawawala siya. Or, hindi ko alam kung anong ginawa nila. Don't kill me, please. Nagkatinginan ang tatlo. Sang bar, anong name na nagpadala sa'yo ng pera? Tanong ni Paolo. It's Double X Bar. Ang pangalan, I forgot. Oh, it's like Joros Hilario. Yes, that's his name. Napakuyom ng kamao si Matthew. Joros Hilario, whoever you are, I will surely kill you. After 3 years, hindi naging madali para kay Bella ang lahat. Lumipad sila patungong Switzerland at kalaunan ay lumipat rin sa Austria, kung saan may magagaling na doktor. Her parents want her to be well and cure immediately bago pa mahuli ang lahat. She became useless. She's like a psycho. She didn't know who she is or where she was from. Even her parents, sometimes she forgot them. And the worst, pabalik-balik sa kanya ang pangyayari na ginawa mismo ni Amanda at ang bangungot na patay ng kambal. Sinalo niya ang lahat ng sakit, trauma at kamuntik niya pang bawian ang sariling buhay. The only one reason she survived because God told at her na mali ang gagawin niya. Ipinakita ng Diyos kung sino pa ang umaasa at naghihintay sa kanya, and that's her son Altair. Nung hindi pa siya nakaka-recover ay madalas niya itong marinig na hinahanap ang daddy niya. Paulit-ulit na itinatanong nito sa kanyang mga lolo at lola, ngunit hindi naman nagpapaliwanag ang mga ito. Kaya nang makarecover siya, siya na mismo ang nagpaliwanag dito, na hindi na nila makakasama pa si Blitter kahit na kailan. Wala na. Wala na yung lubos na pagmamahal niya kay Blitter. Ito ay mas may malaking impact kung bakit nawala siya sa kaniyang sarili. Yes, sinisisi niya si Blitter at hindi niya alam kung makakaya niya pa bang makita ito. Ma'am Montes, we know that Altair is great at academics. The thing is, we don't know what Altair's problem. Is it in your house or something? His behavior is not good and can ruin our school reputation. Sambit ng teacher ni Altair. Maybe we just don't understand what happened. Another thing, it was a child's fight. Can we just ignore it? Kanina umaga ay nakatanggap si Bella ng tawag mula sa school na pinapasukan ni Altair dahil nasangkot ito sa isang away. Napatingin siya kay Altair na kasalukuyang nakayuko at malalim ang iniisip. Kung sa Pilipinas ito, simpleng away bata lamang. Ngunit dito sa Austria ay malaking bagay ito para sa mismong pangalan ng school. Let me just remind you, this isn't the first time your son has done something wrong. It's just a coincidence that his case has been piled up. And this is the worst. He just punched one of his classmates who is almost taller than him. He won't miss it. Especially if it happens again. Sandaling na alarma si Bella. Please, please don't get to the point of expelling my son. I'll do everything. I can talk to him and I promise it won't happen again. It just has to be.
and we look forward to the change in the next few days. Thank you very much for coming, Miss Montes. Hindi alam ni Bella kung ano ang dapat niyang unahin sa ngayon. Nagkaroon din ng anomalya sa pinapasukan niyang company. Ilang araw na silang paulit-ulit na nag-revise sa mga report ng kanyang department na pinapasukan. Simula nang maging maayos ng kalagayan niya, ay napagdesisyonan na niyang magtrabaho para kay Altair. Halos magdadalawang taon na siya rito. Ngayong may problema ang anak niya, mukhang napipilitan na siyang mag-resign. We will talk later at home, sambit ni Bella, saka napahilot sa kanyang sentido at pinatakbo na ang kotseng sinasakyan niya. Parang walang narinig si Altair dahil nang bumaba ito, ay diretso lamang ito sa loob ng bahay at nagawa pa siyang pagsarha ng pinto. Inis na hinabol ito ni Bella, ngunit napahinto siya nang makita si Altair na nakatingin kay Travis. This is her psychologist doctor, at kalaunan ay naging kaibigan niya. May lahing Pinoy ito na lumaki sa Austria, ngunit nakakaintindi ng konting Tagalog. Oh, nandito ka na pala, salubong niya rito. Yes, oh by the way, Altair, I brought you a guitar. Itinaas pa nito ang gitara ngunit hindi na ito pinatapos pa ni Altair na magsalita. Get lost. I don't wanna see you here. You're just my mom's doctor. Don't think my mom will like you back. Malamig na sambit ni Altair at madaling umakyat sa kwarto nito. Altair, what's your words? Sigaw ni Bella. Bahagyang napahiya si Travis kaya napangiti ito na mapakla. It's okay. Mukhang wala sa mood. He did something bad at school. At alam niyang mapapagalitan ko siya. Nang makakyat si Altair sa kwarto niya ay kaagad niyang inilak ang pinto. Kinuha niya ang iPad at headset. Saka niya yun isinuot at saka ito nagsumiksik sa headboarder ng kama niya. Nakikinig lamang siya ng music habang inaalala ang memories niya with his dad. Sa totoo lang, hindi naman siya talaga ang nagumpisa ng gulo. Matagal na siyang binubuli ng kaklase niyang yun. Dahil nalaman ng mga ito ang background record ng mami niya nang minsan na magkaroon sila ng activity presentation tungkol sa kanilang ina. Hindi niya alam na big deal pala sa mga ito ang ganong uri ng kwento sa buhay ng isang tao. At kahit kailan, hindi naman siya pinaniwala ng mami niya. Palagi itong busy sa trabaho. Kapag nakakagawa siya ng mali, kaagad siya nitong pinapagalitan nang hindi man lang siya tinatanong kung anong nangyari. It seems like he's the bad one here always. His mom changed siya lahat. Kumusta na kaya si daddy? Wala sa sariling tanong niya. Bumaba siya ng kama at mabilis na kinuha ang kahon ng sapatos niya at tiningnan ang litrato ng ama na nakuha niya sa dyaryo nung bumalik ito bilang CEO ng company. Ito na lang ang litratong meron siya. Miss na niya ito. Naisip niya na siguro kung kasama lang nila ito, hindi siya makakaramdam ng pagka-unfair. He even bullied by his classmates saying na wala siyang daddy dahil laging mami niya or ang lolo niya ang nagsusundo sa kanya. Kaya naman nagawa niya itong suntukin. Namimiss na niya kasama itong kumain, sumayaw, kumanta katulad na ginagawa nila noon. Napangiti siya ng mapakla at binunasan ang luhang tumulo sa kanyang pisngi na nagmula sa kanyang mga mata. I wish you are here, daddy. I really miss you. Nasaan na nga kaya talaga si Blitter? May nabalitaan ba si Bella tungkol sa pagkawala nito? At sino kaya ang mastermind nito? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.